Father, we thank you that you bless us. And we thank you, Lord, that there are established laws in your creation that we can know and we can live by. Linisin niyo po kami, Panginoon. Patawarin sa aming mga pagkukulang at ngayon ay biyayaan niyo po ng karunungan, kaliwanagan. Akayin niyo kami para kami lalong mapabuti, mapaayos, at ang inyong mga pagpapala ay ganap at lubos naming matanggap. Kayo ang aming hinihiling na maging tagapangaral. Turuan niyo po kami, pagalingin, palakasin, at bigyan ng inyong Espiritu. Lord, we ask you to be our preacher. Lead us, teach us. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. There are causes and effects. Nang nilikha ng Diyos ang creation, ay mayroong mga established laws. If P, then Q. Pag ito ginawa mo, ganun na magiging bunga. What you plant, you harvest. And even being blessed is covered by established laws that could be gleaned all over Scripture. Pag sinuri natin ang iba't ibang bahagi, mga laman at mga pahayag ng Biblia, ay ating mapipili, maiipon ang mga patakaran, ang mga paraan at direksyon kung paano lalo tayong mabubuhay na tumatanggap ng pagpapala ng Diyos. It is important in our lives to attract what we like to receive. Sometimes we attract what we don't want because we are not aware that what we're doing is attracting what we do not want. And then we fail to attract what we want because we do not realize that what we're doing is not attracting it at all. Paano nga ba, ayon sa maraming karanasan at katuruan sa Biblia, natatanggap ang kaluguran at ang kasamang pagpapala ng Diyos? Unang-una, physically, be clean and neat in your body and surroundings. Our God is God of cleanliness. Napakaraming katuruan tungkol sa paglilinis ng katawan, ng bahay, ng komunidad, ng kabaligiran. Numbers 5, 1-3, the Lord told Moses to say to the people of Israel, "Put out of the camp everyone who has leprosy or a bodily discharge or who has touched a dead body. Now that I live among my people, their camp must be kept clean." Hindi pa alam ng mga tao nung araw yung scientific reason behind cleanliness. Hindi pa nila alam yung prinsipyo ng germs, ng bacteria, ng infection. Pero sinabi na sa kanila in general terms that they should keep their surroundings clean. Ang mga may sakit na ketong ay kailangang hiwalay sa mga walang sakit. Ang mga nakahawak na mga bangkay na of course, nabubulok ay kailangang ihiwalay at linisin. At yung may mga lumalabas sa sari-sari ang mga katas sa kanilang katawan ay kailangang ihiwalay dun sa mga taong hindi naman nakakaranas ng ganon. Of course, we can go on and on about the details of how this principle could be applied. Punong-puno sila ng mga batas kung paano huhugasan ang kamay bago kumain, kung paano lilinisin ang mga bagay bago ito gamitin sa sambahayan, paano nililinis ang katawan kung ang katawan ay na-expose sa iba't ibang uri ng mga tao at mga karanasan. Marami, pero isa lang ang overriding principle, dapat malinis. At yung marumi dapat ay hiwalay sa malinis habang ito ay nililinis, pinupurify, para hindi dumami ang karumihan at kumalat ang sakit. 2 Timothy 2:21, in a spiritual sense, all who cleanse themselves will become special utensils, dedicated and useful to the honor of the house, ready for every good work. So a person must also cleanse his lifestyle, her lifestyle, in order to become important instruments of the Lord. May paglilinis at lagi magkahiwalay ang marumi sa malinis. Hindi ito pinaghahalo. Of course, it is not difficult to look at the spiritual dimension of these teachings. Na hindi halo-halo ang buhay natin. Kung malinis ang isip mo, linisan mo, huwag mo laman na marumi. Linisin mo ang iyong pamumuhay, huwag mo paghalu-haluin ang mga maruming gawain at malinis na gawain. Kasi pag naghalo yung dalawa, nananaig yung marumi. At salamat na lamang, the blood of Jesus cleanses us from all sin, from all infection, both spiritual and up to a point physical, when we observe scientific and now scientifically known laws of hygiene. God is God of cleanliness.
And when you are clean, when your environment is clean, your house is clean, you become the habitation of God, and God is happy with you, and it will not be so hard to get you blessed. Kahit sa practical terms, mahirap mabless kung napakaburara. Hindi mo alam kung nasaan yung mga gamit, halo-halo ang yung mga gamit. Ang hirap ma-organize. Kung hindi ka-organize, lumalampas ang mga pagkakataon ng mga opportunities to probably advance yourself, to make money, to make business. Pagka hindi maayos at magulo, lumalampas ang napakaraming mga pagkakataon para tayo mabless. Nadadagdagan ng opportunities para magkaroon ng sakit, ng sugat, ng hirap at kaguluhan na siyang lalong nagpapahirap sa buhay. So be organized and orderly. God is God of order. Pag tinignan natin ang kanyang nilikha, pati ang paglalagay ng mga halaman sa iba't ibang bahagi ng lupain, mayroong kaayusan. May halaman na pang desyerto, may halaman na pang tabi ng ilog, may halaman na pang gubat, may halaman na pang matataas sa mga lugar, may pang mabababa. Pati ang mga isda, mayroong nakakalangoy hanggang malalim, mayroong pang mababaw lang. Lahat may ayos. Pag tinignan natin ang mga heavenly bodies, may kanya-kanyang pinupuntahan ng mga path, may mga biyahe sila at may mga speed, at hindi sila nag-uumpog-umpugan at nagkakabangga-bangga. Ang ating katawan, sobrang organized ang ating katawan. Kaya pagkakumain ka ng ganito, sinasala ng iyong liver, itinatapon ng iyong digestive system, yung mga hindi kailangan. Very, very organized ang Diyos. Maging sa pananambahan, kailangan organized para mabless ang mga tao. Kaya nilalagyan ng mga patakaran, nilalagyan ng mga sistema para yung dapat manahimik ay magkaroon ng concentration. Yung gustong magsaya ay huwag maabala sa kanyang pagsasaya. 1 Corinthians 14:40, but do everything properly and in order. Organize bang ating mga cabinet o gulo-gulo pag hahanapin ka na halikwat mo na lahat bago mo makita yung kailangan mo? Organize bang ating bahay? Halimbawa, pumasok ka sa bahay sa gabi, walang kuryente, walang ilaw, makakapasok ka ba, makakarating ka hanggang kwarto at makakarating ka sa cabinet at mahahanap yung specific na kailangan mo kahit walang ilaw? O kahit may ilaw, hindi mo makita kasi gulo-gulo. Don't expect to be blessed pag ganon, because God is God of order. Nasa mga maliliit na bagay, dun mo makikita ang pagiging maka-Diyos. Kaya nga sabi nila, God is in the details, and so is the devil. Makikita mo sa detalye, ganon ang Diyos, hindi sa general lang natingin, hanggang kaliit-liitan na mga bahagi, makikita mong may kaayusan. Be positive. Think positive, be optimistic. Don't expect to be blessed kung lagi kang negative thinker, puro ka-doubt, puro pangongontra, puro mga lungkot ang iniisip, puro hirap. Mahirap ma-bless sa ganun sapagkat ang blessing, naka-reside yan sa ating attitude. What part of our body is the kingdom of God? Of course, every part, but the real seat and throne of God in our body is our mind. Doon talaga nagahari ang Diyos sa ating isip. Paano tayo mag-isip? Kaya kung iniisip natin laging negative, paano matutupad yung mga positive na kagustuhan ng Diyos para sa atin? Lagi mong kinokontra, lagi tayo nagdududa. Mark 11:24, everything you ask for in prayer will be yours if only you have faith. At napaka-importante talaga ng faith. Kahit ka dasal ng dasal, kung hindi ka naman naniniwala sa pinagdarasal mo, walang mangyayari. Napakahalaga na maunawa natin ang connection ng faith sa outside world. What happens in the material world? God is creator. And God resides in our mind, in our thoughts. So when our thoughts are creative, we subscribe to the creative power of God. And our faith actually delivers, our faith creates. Pagka naniniwala ka, may kababalaghan na nangyayari. Hindi natin maipaliwanag kung paano, pero may nangyayari. Kaya nga, yung mga naniniwala, may nangyayari sa kanila. Maraming experiment, halimbawa, sa mga ospital, yung tinatawag nila na placebo effect ng gamot.
May mga pasyente na nabigyan ng gamot na akala nila'y gamot, pinapaniwala silang gamot, pero hindi naman talaga gamot. Something neutral lamang, placebo nga. Naggalingan kasi naniwala sila na gamot ang kanilang tinanggap. Dahil hindi kailangan laging gamot talaga yung tinanggap mo. Kung naniwala ka, nagagamot ka nga. At kahit gamot yon, kung hindi ka naniniwala, pinipintasan mo yung doktor mo. Sabi, ano man doktor to, kamukha ni kamatayan. Ano man doktor to, mukhang kalansay. Bla, bla, bla. Eh kahit anong gamot na ibigay niya sa'yo, hindi ka tatablan kasi hindi ka nga naniniwala. Kailangan may paniniwala ang tao. At kailangan nga positive ka sa buhay para maging positive ang buhay mo. Kasi kung anong pinaniniwalaan mo, yun ang magaganap. Pag naniniwala ka na you are nobody, you really will stay nobody or become nobody even though you are already somebody. Pag naniniwala ka na you cannot, I cannot, I cannot, ganun talaga mangyayari, I cannot. Pero napakarami mga taong naka-accomplish sa malalaking bagay dahil naniwala silang pwede yon. Luke 12:32, sabi ni Jesus, my little group of disciples, don't be afraid. Your Father wants to give you the kingdom. Malaki, pinakamalaki ang gustong ibigay ng Diyos sa inyo, ang kanyang kaharian. So hindi pa ba niya ibibigay ang mga maliliit na bagay? Hindi mo lang tinatanggap kasi hindi ka naniniwala. O kaya, naniniwala ka pero kalahati lamang. A one half faith is a one whole nonsense. It does not work. Anong uri, mga kapatid, ng faith ang dapat natin ma-develop? Yes, naniniwala ka sa Diyos. Yes, naniniwala ka sa mga itinuturo ng Biblia. Pero may nangyayari ba talaga sa buhay natin? Maasenso nga ba tayo dahil tayo nananalig? Gumalakas ba tayo dahil tayo nananalig? Bumabait ba tayo dahil tayo nananalig? O nananalig lang tayo pero walang nagiging bunga talaga sa buhay natin? Ang uri ng pananalig na dapat nating malinang, ma-develop, mabungkal, yung pananalig na nagbubunga ng mga bagay na nangyayari talaga sa daigdig. Our faith should be able to deliver, to create, to recreate, to bear fruits in practical terms. So naniniwala ka mabait ang Diyos, bumabait ka rin dahil sa paniniwala na yon. Naniniwala ka na masipag ang Diyos, marami siyang nilikha, sumisipag ka rin at nagiging malikhain. Nananalig ka na mapagpatawad ang Diyos, nagiging mapagpatawad ka rin. Nananalig ka, binigyan ka ng Lord ng talents, na bubungkal mo, na de-develop mo yung talents na yun hanggang mamunga